story time. Topic comes from Lisa Kim, and it's about birthdays. Bird, happy birthday to you. Happy birthday. Ako, pag birthday, sanay akong walang regalo kasi I grew up naman not receiving gifts or not. Basta, hindi kami ganun. Pero, if there's one thing na meron akong requirement na sana magkaroon ako, or kahit sino, well, ako, or kahit sino sa family, especially ako, paulit ulit, yun ay cake. Parang hindi ko siya na-feel na birthday kung walang cake. Does it have to be a big cake and then grand cake? Basta cake, kahit cake slice. Parang feeling ko, hindi kompleto ang birthday kung walang cake. Kahit di buo, basta makakain lang ako cake, kailangan may cake. Parang may mali. Oo. Kaya, yun, pag birthday ng family members, kahit wala akong gift, at least I try to make sure na may cake. May mabibili akong cake. Kahit yung parents ko lagi sinasabi, wag ka na bumiling cake. Bibili pa rin akong cake. para sa akin kasi hindi siya birthday kung walang cake. Same din as for me. You know, you don't have to surprise me. Hindi yung parang kunwari, maghanda or something. Basta may cake. Hindi ko alam kung bakit, basta may cake. Parang ito, kaka-birthday lang nung kapatid ko nung April. Tapos, tiyanong ko si sila mama, no? Parang, oh, ano, bibilan ba natin ng cake, ganyan. Tapos, sabi nila, wag na bumili ng cake. Sabi ni sister ko na okay lang, hindi na. Kasi it's difficult din, eh. My sister's a vegan, and last minute, it's hard to find the cake for her. Tapos, akala ko, bibili siya ng cake for herself. Tapos, last minute, I found out na hindi. Meron akong gift for my sister that time, kaso pa-deliver siya, so hindi aabot. So sabi ko, sige, cake na lang. Yun, nag-effort ako makahanap ng cake, ng vegan cake. Tapos, di niya inaasahan, may dumating. I forgot the name, but it's good. Masarap siya. It's a strawberry chocolate vegan cake. Tapos, ang ganda ng aesthetic niya, yung may mga strawberries on top. So maganda, visually appealing, and it tastes like a real good chocolate cake. It's parang dark chocolate strawberry cake kasi natitikman mo yung cacao, yung cocoa. Masarap. So, nagulat yung sister ko kasi hindi niya inaasahan. Again, cake eh. Pag birthday talaga, especially family member, kahit sabihin nila hindi, I try to find a way to have some cake. I'll buy that cake and eat it too. Cake. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Story time from Maui. Check it. Maui Forteza Mesana. Maui Forteza Mesana. Creepy experience. Scary, creepy experience. Diba? Top of mind, there was this, well, medyo, di naman madami, pero meron na mga ilan-ilan. Siguro, ask ulit. Pero ito na lang kukwento ko. I remember, I always wear a rosary bracelet or have a rosary wherever I am or somewhere near me. Kahit abot kamay, basta lang yung meron. So, naalala ko, may layover kami. And, well, sa airline, may mga air layover naman kami. And this one, I remember this was in Cebu. In Cebu layover. Tapos, ako, I like having solo room. Ayoko nung may roommate. As much as possible, I don't mind having a roommate kung walang choice. Pero, given the opportunity, gusto ko talaga solo room. Feeling ko kasi, I like being alone as well. I'd like to believe I'm an introvert and an extrovert. A lot of people will disagree. Sabi, extrovert ka. Pero I think I'm in the middle of, at least, I can appreciate both. Tsaka gusto ko rin ng amor time. Since sobrang mahilig ako sa personal time. Siguro, feeling ko pagdating sa trabaho, nauubos na kasi yung, syempre, you're in customer service, you have to, you know, pakikisama, you have to take care of everybody. Then, when an opportunity comes for me to have my own time, I'd like to take advantage of it. Lalo na pag nasa layover, yung pag nagkakakwarto ka. Para kasi,
pagdating kasi sa plane, yung feeling ko ha, pagdating sa trabaho, parang you have to make sure that everybody's okay, your colleagues are okay, your passengers are okay. At least pagdating sa layover station, pag on, when I'm on my own, ang iisipin ko lang sarili ko. Ayan, self-love. Wow! Daming sinabi. Pero yun, VIP experience, sobrang random. It's a layover in Cebu. And I remember I was sleeping on my side. Ano yung malaki yung kama. Pero kama. So natutulog ako sa gitna, tapos nakatangilid ako ganyan. Tapos, alam mo yun, mababa ako matulog. Mabilis ako malimpong ata. Unless pagod na pagod ako. Pero on a normal day, mabilis ako malimpong ata. So, ganyan. Tapos alam mo yung natutulog, tapos naramdaman mo, biglang lumubog yung nasa likod mo. So, ano nangyari? Parang may umupo. Oh, yung ganun. Tapos nakupo ang ganun. Tapos natutulog ako. Tapos naramdaman ko. So, syempre, nagising na ako pero hindi ako dumilat. So, hindi ako dumidilat pag ganun. It's not the first time that it happened to me. So, pag ganun, hindi ako dumidilat kasi ayoko yung mangyari na pag may dumilat, baka may nakaganyan na. Diba? Diba? Sa mukha. Diba? So, parang ganyan. Tapos naramdaman ko may umupo. Tapos nalimpungatan ako. Tapos sabi ko lang, hi po, makikitulog, nagpapahinga lang po ako, please give me some time to rest, gusto ko lang po magpahinga, hindi ko po kayo istorbo, pasensya na po kung naistorbo kayo dito, pero overnight lang naman po ako at aalis din po ako kinabukasan. Ayun, maraming salamat po, pasensya sa abala. Sinasabi ko siya out loud, I talk to them out loud, I don't know. Tapos, di ba sabi ko lagi ako may rosary? So, hindi ko, it's usually pag natutulog ako, suot ko siya eh. Pag nasa ibang station ako, hinuhubad ko siya when normal day, ganyan. Pero pag matutulog na ako, I will wear it. Para whatever happens, I like to believe I'm always protected. Though we always are, you know. So, ganyan, kukunin ko. Di ako didilat, tapos magro-rosaryo ako. Magro-rosaryo ako hanggang makatulog ako ulit. And that's it. And that's not the first time it happened. Nangyari na rin yan. Nangyari na rin yan sa ibang bansa. Nangyari na rin yan sa opisina. Basta, yun na. Sa ibang kwento na lang. Oh! Storytime. Topic from Miles Paz Achero. And the topic is Anino or Shadow. Miles, ha? Tama, medyo mahirap mo. Anino. I remember when I was a kid, I loved making shadow, ano ba yun? Shadow animals. Siyempre, alam niya yan, hindi niya lang ginagawa yan. Pero marami akong baon dati. So, siyempre, yung dog. So, yung mga iba't ibang variation pa yan. Ganyan. Dog. Dog, the snake, yan. Tapos, kung ano, mga spider. May mga bird. Tapos naalala ko meron akong favorite na medyo parang mayabang ako na, ay pag, syempre mga bata ko yun, nagagawa kayo ng animals, yung mga animals, pag nagbabrown out, nagkaka-black out, meron kayo ng mga sisters nyo, or kasama may friends mo, uy, nag-animal shadows, kaya ng friends mo. Usually lahat ganun. Syempre medyo mayabang ako, kaya ko gumawa ng, oh my god, di ko na maalala. Kaya ko, parang ganun yan, di ba? Kaya ko gumawa ng rabbit, parang ganun yan eh. Hindi ko na maalala, tagagawa yung ginagawa. Rabbit. Pero yung pinakapang malakasan ko, swan. Oh! Ganto yun, eh? Oh! Tapos kinakain pa niya yung ano yun. Nag-ano pa siya ng feathers, oh. Swan! Lakas. Yun lang.